Hey, good morning mga farmers. So, today's video, ano, magpapakita ko po sa inyo yung tanim po natin after 1 week. Ayun nga, malamig po kasi dito sa Hong Kong ngayon. Hindi, ewan ko ba, hindi tumubo yung iba kong tanim, pero may mga tumubo naman, no? At ipapakita ko po sa inyo, at ngayong araw, magtatanim po tayo ng ano, kamatis tsaka talong. No. Kasi nag-direct po ako nagtanim pero hindi po siya tumubo. Mga 1 week po itong araw po na ngayon. Ngayong araw na to 1 week na mula nung tinanim ko pero hindi tumubo. Tara, tingnan natin. Ano? Papakita ko sa inyo mga farmers at pwede nyo comment po dito yung mga nalalaman nyo. No? Tungkol sa pagtatanim kapag ganito malamig po ang panahon. So ito farmers, nagbago na po yung kanyang ano, yung kanyang tsura po ano, mula nung kinuha natin. Although nag-yellow pa rin. Ang napansin ko lang dito nung dinagyan ko siya ng ano, ng kalaman ng itong kalamansi ng fertilizer. Ayun, lalabas po yung mga bulaklak po niya. Dati po wala po mga farmers. Ayun, dumadami po yung kanyang bulaklak at balak na lang itapon ito. Ayun, pero ito hindi ko na tinanim mga farmers ha. Nabutan ko na po dito. Lalabas po ang kanyang mga ano. Mga bulaklak. So, effective po yung fertilizer na ginamit natin. Ito po yung isa. Yan. So, dito, ang pagtatanim dito, nakapaso-paso lang po siya. No? Dito kita rin yung mga, yung ano, yung talong. Pero wala akong makitang tumubo dahil malamig pang panahon po ngayon. So, yan. Meron po ditong, ano tawag dito? Aloe vera. Yan, wala. Wala talaga. Yan, dito ko rin tinanim yung iba eh. Pero wala pa rin, oh, farmers. So, lipat tayo dito sa kabila. Ito, dito yung patola. Wala din sa patola, oh. Patola to eh. Yan. Yan. Pero ito, mayroon silang, ano, tanglag ba to? Oh. Yan. Buhay na buhay. Dito naman yung tanim natin ng mga bok choy, tsaka yung choy. So, dito ko lang nalaman na magkaiba yung bok choy tsaka choy. So, dito mga farmers, dito ko tinanim. Pero ito katatanim pa lang, ano? So, tignan natin yung, ano, yung tumubo. Ito, dito naman yung, ano, yung bok choy na nauna yung magwa 1 week ngayong araw na to. So, ito makita nyo, may mga tumutubo. Ayan. Ayan. Kahit palamig, ano? Abukado po yung mga farmers. Abukado ng Chinese. Yan, ito na. Masunod-sunod na po yung mga farmers. Yan, oh. So, may tumubo siya kahit malamig, ano? Kahapon kasi medyo mainit. Pagkita si Yaring Araw, lalo siyang, ano, lumabas. Yan, ito yung mga tanim po natin. So, yan. Dinirect ko po siya. Pero this time, magtatanim tayo, hindi direct. Yan. Tumubo na mga farmers. Itong sa taas, ano to eh, bok choy. Ay, choy pala. Yan, dito sa taas, halos kompleto po yung kanyang ano, mga tumutubo. Yan, lalo dito. Pero mapapansin nyo mga farmers, iba po yung lupa po nila. Yan, iba-iba yung kulay. Nagtataka lang ako. Yan, maano yata, pag black, alam ko maano to eh. Marami siyang ano, ma-fertilizer, kumbaga. Tapos ito, yan. Ito yung ano, halos kompleto ito, mga farmers. Yan pa yung mga tanim. Dito yung tabi natin, mga pinya. Yan. Ito yung sample nilang kanila. Mga tanim nilang ano, bugimbilya. Nakapaso. Pero makikita nyo mga farmers, ano, yung lupa niya, ang ganda pong taniman. Yan. Ganda iba po yung kanyang ano, mga tanim. Mga bawat pasong malaki iba. So now ito yung tataniman po natin ng ano ng talong kay kamatis. Ano, itatapon nila ito eh, yung ano ng egg, tree ng egg. So kinuha natin siya para lagyan natin ng lupa. So dito tayo ngayon magtatanim po ng tomato tsaka ano, eggplant, no. Huwag natin i-direct para maganda. Para siguradong tutubo. Tapos ito ilalagay natin sa
kusina para hindi siya masyadong malamig, pang tama yung temperature kasi medyo mainit ang kusina eh. Kulog siya eh. Yan, ito lalagyan po natin ng tomatis saka eggplant at ito yung buto natin. Ang dami oh. Ito yung mga binili ng aking ano, boss ko. Yan, kamatis. So, ito na yung lupa natin na ginamit. Parang ano siya, parang kukupit ba? Ito, binibili nila yung lupa dito eh. Yan, start na tayo magtanim. So, yung mga farmers, ang lamig po dito ngayon, ano? At, yun, ito na yung suit ko. Parang, kaliligo lang kasi natin mga farmers, kaya medyo ano, kaya na natin yung lamig. So, ngayon, ito, ito yung talong po nila. No? At dito, meron siyang ano, nakalagay na temperature, specific temperature bago ka magtanim. No? Dito kasi, hindi pwedeng magtanim ka lang na magtanim. No? Kaya, ito, nabuksan ko na mga farmers, nagtanim ako lang direct, pero hindi nga siya tumubo. So, ang gagawin po natin ngayon, hindi tayo magda-direct. Lagayin po natin dito, kapag lumaki na, saka natin itatransfer. No? Ayan po yung talong po nila, mahaba. No? Nakasulat sa Chinese. Hindi ko maintindihan eh. And ito naman, yung kamatis. Ayan. Ayan yung kamatis po nila. So, nakalagay dito until April. So, naka-specify din dito yung temperature. Ayan. 15 to 28 Celsius na. Mahirap talaga magtanim kapag malamig, no? Hindi gaya sa atin, alam nyo naman, hindi naman sa pag mamayabang, pero iniitsa lang natin yung mga buto-buto yung sa kilid, mga tapunan natin ng buto, tapos tutubo na siya. Tapos pag tumubo, saka natin inilipat, no? Itatransplant natin. So dito, sineryoso ko talaga kasi may amo tayo, ano eh. Hindi pwedeng, ano eh, hindi na makapagpatubo, no? Dinirect ko siya, hindi ka tumubo. Ewan ko kung, kasi hindi siya malamig siya eh. Kapag mainit lang siguro pa naman ng summer dito, talaga, itirahin ko ng maraming tanim itong paligid kahit paso-paso lang mga farmers. So, yan. Tanim na tayo. Malamig. Ayan. Tanim na tayo. So, itong gagawin po natin. Dahil 30 po yung bilang po na ito. No? 15 po. 15 na kamatis. 15 po na talong. So, yung buto po natin nandito. Ayan po mga farmers. Oh, buto natin. Nasa baba. Ilagay ko diyan. So ganun din po dito sa ano, sa tomato. So ilagay lang natin dito 'yan. Isa-isa mga farmers, no? Kasi kung dadalawa-dalawin natin, pag hindi tumubo, mahirapan na kasi maubos 'tong buto. Binili ni Lolo. So ganito lang mga farmers, no? Try natin dun sa ilagay sa ano, sa hindi malamig, no? Lagay natin sa kusina. Ayan, mga farmers. Ito lang. Sa atin nga ito kasi bilis nang magpatubo kasi sa atin ba? Mainit ba? Dito, hindi naman nag-ano, hindi naman nag- tawag nito? Hindi naman nag-snow. Pero malamig siya, iba yung hangin niya. Halos mausok-usok yung hininga natin dito eh. Yan, mga farmers. Ito lang simple po magtanim po, no? Nag-challenge lang ako dito sa abroad magtanim. Dahil, alam nyo na, sa ibang place tayo. Para makita nung amo natin na ano, magtanim tayo. Kasi before po ako pumunta dito mga farmers, ano, yung kumuha po sa akin dito, pinakita na yung mga tanim ko. Kasi nga, nagpa-vlog tayo, ano. Eh, parang challenging ngayon dito magtanim. Dahil, first time ko magtanim, hindi pumunta at tumubo yung iba eh. Yan, mga farmers. Tig-isa lang po bawat butas, ano? Ito, nasa
Kamatis, kinse na talong. Kinse na kamatis. Yan. Try natin. Pag tumubo ito, marami-rami na rin ito, mga farmers. No. Sabihin mo natin na mabuhay dito ay tig sa 10. Meron na tayong ano, halagaan na gulay dito sa ano, garden ni Lolo. So ito mga farmers, na itanim natin. Ayan. So dito sa kabila, kamatis. Dito sa kabila, talong. Kinsi na talong, kinsi na kamatis. So yan. Sunod na gawin po natin ay usan natin ng tubig kahit konti lang, no? Bago natin dalhin dun sa ano, sa kusina, doon natin patubuin mga farmers. Medyo sakto lang yung temperature. So ang pagdilig po natin, gumawa tayo ng bote yan, ano? Dahil ano to, tray po ng ano, tray po ng itlog. Konti lang po yung ano natin kasi baka po masira po. Ayan. Wala pa tayong ano kasi ano eh, yung pang-spray. Ayan. Ayan po mga farmers. Basta mabasa lang po para mano yung sa loob. Yung buto. Ayan. Tingnan natin kung tutubo ito ha. Para nagbabahe po yung tubig ko. Kaya po pumasok. Ito lang po ang gawin po natin. No? So, pagbasdan natin siya kapag nalagay sa temperature na hindi masyadong malamig. Kasi dito sa labas, open kasi, open air. Tapos nasa rooftop tayo. Sa hapon po ay mahangin na umuulan-ulan pa. So, paano tutubo yung ano kung wala, hindi po naiinitan. Hindi po tama po yung kanyang temperature. So, yan mga farmers, madiligan na natin. Wait natin na mga, sabihin na natin 1 week. I-update ko kayo dito kung ano mangyayari, no? Hintayin natin. Hindi tayo biyasa sa pagtatanim sa lahat ng mga gulay at sa mga weather pa na nangyayari dito sa place na natin. Pero, try natin mag experiment natin. Anong the best, ano? Kasi yung best weather sa atin talaga, yan, sa Pilipinas. Mainam po magtanim na magtanim dyan kasi maganda pong weather. Laging mainit. Pero dito, masusubukan talaga yung, ano mo, galing mo sa pagtatanim. Yan mga farmers, nadiligan na natin. So, transfer na natin to. Yan, ito yung kusina po natin. Ito po yung maluton natin. Dito natin nilalagay siya. Ayan. So, kapag gabi to close. So, maganda ito dito siya nakalagay para tingnan natin kung magbubago, no? Temperature niya kasi hindi masyadong malamig. Pag lumago na siya, tsaka natin nilalabas. Pag tumubo na siya. So, dyan na natin patutubuin. So, yan. Maraming salamat po sa lahat mga, ano, mga farmers sa Pilipinas po na nagpasabag po natin. Ayan, nandito na tayo sa ibang bansa kasi nagtatanim. So, i-re-upload ko lang po siguro yung magusto nyo po na ano, no, binapanood sa akin na tungkol po sa nagtatanim po ng palay po, ano, si nasa ibang bansa na tayo. And shout out po sa lahat po ng mga nagko-comment po, ano, and nakasubscribe pa rin, ano, nagtatanong pa rin ng mga machine, mga fertilizer po na tanong nyo po, ano. So, sasagutin po natin yung mga farmers, ano. And thank you po, maraming salamat sa YouTube family. Yan. So, hanggang sa muli po. Bye-bye.